Hello mga kapixie, hello air signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie tayo. Ang pamagatang episode natin for today is, ito isang timeless reading, collective reading mga kapixie, past, present, future. Okay, so dalawa yung oracle cards yung gagamitin natin, ito at saka ito. Ito muna tayo mga kapixie. So, again, ito ay sisilipin natin yung past, present, no, and then yung future. Okay, so shuffle natin, hanapin natin yung signifiers for earth signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. General reading lang to mga kapixie, pwede mag-resonate, pwede hindi, and combination ng positive and negative energy mga kapixie, kung ayaw nyo makarinig ng negative reading, huwag nyo panoorin yung video. Timeless reading mga kapixie, no? Ibig sabihin anytime na mapanood nyo, pwede siya mag-resonate, pwedeng hindi. Kung hindi siya naka-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next time, baka mag-resonate na siya next time, okay? And inform ko lang kayo mga kapixie na open na yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel, no? Pwede kayong mag-members kung interesado kayo. Nagtuturo tayo ng nag-upload tayo ng mga videos doon. Nagtuturo ako how to manifest things in your life, mga kapixie. So that you can be, do have anything that you want in your reality using the power of your subconscious mind and law of attraction, mga kapixie. So, kung interesado kayo, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button or makita nyo din yung link dyan sa description box and sa comment section. Alright, so eto mga kapixie, no, talong set tayo. Kinuha natin yung Queen of Scrolls bilang signifier ng air signs sa ating reading. So, again, air signs, Aquarius, Gemini, Libra. So, sa deck na to, ang air ay na-represent ng scrolls energy. So, ito kayo, air signs. And meron tayong tatlong set ng cards dito or set ng spread. Sa baba yung past, sa gitna yung present, sa taas yung future. So, titingnan natin, guys, ha, walang specific na category kung ano yung story na lumabas, yun yung babanggitin natin. So, ito mga kapixie, yung recent past nyo, very, very hindi maganda. So, negative ito guys, no? May mga issues kayo sa ibang tao. For some of you are experiencing toxicities. This is a very negative energy. Itong lahat ng spread na to na nasa baba, guys, puro negative siya. So, papakita ko sa inyo lahat ng cards pa isa-isa. We have the Sangya community in reverse. Ganito siya upright, no? So, nakuha natin siya in reverse. Ibig sabihin nito, guys, no? Disconnected kayo. For some of you, disconnected kayo with the people surrounding you. Parang hindi kayo makakonect sa kanila. No matter how hard you try, parang hindi nyo makita or maramdaman yung connection nyo with them. Pwedeng mga friends ito, pwedeng relatives, family, or pwedeng mga kasamaan sa trabaho, pero you feel so disconnected na parang yung iba sa inyo, you feel alone mga kapixie. Alright, you really really feel alone na parang pakiramdam nyo walang tumutulong sa inyo. Yung iba sa inyo guys, mayroong nag self pity dito, parang by choice, no? Nararamdaman ko rin na parang by choice yung decision na yon, na parang gusto nyo mag isa, time out muna, gusto kong matahimik, ganyan. Sobrang nadidrain ako, sobrang very toxic yung mga tao sa paligid ko, I need some time alone. So, parang for some of you, ginawa nyo yun on your own para, I don't know, baka siguro, para siguro mahimasmasan kayo or makapag-isip-isip kayo or something mga kapixie. And for some of you, there's also this energy na parang this self-pity na parang kahit anong gawin nyo, parang you don't feel again connected and parang feeling nyo nag-iisa kayo sa mundo. For some of you, the reason for that is because yung iba, maaaring nabiktima kayo ng politika or parang dirty game mga kapixie or parang injustice, ganyan. So parang may unfairness na naganap, tapos parang kahit wala kayong kasalanan, kayo yung naging parang kayo yung masama yung tingin sa inyo ng ibang tao, no? So parang nasangkot kayo sa isang sitwasyon na gano'n na hindi siya naging favorable para sa inyo. That's why parang yung iba sa inyo either literal na iniwan or kayo yung lumayo sa ibang tao para makapag-isip-isip kayo or something. And because of this toxicity mga kapixie na na-experience nyo, nagkakaroon ng delay sa mga
nangyayari sa buhay, sa mga delay sa mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo, because you are spiraling in a very negative energy, mga kapiksi. And as we know, mga kapiksi, kapag tayo ay nag spiral sa negative energy, definitely dinadagdagan lang natin yung blockages, mga balakad sa buhay natin. So hindi talaga tayo makakita ng mga resulta ng manifestation na gusto natin i-attract sa buhay natin, okay? So, yan yung naging foundation ng story na to, mga kapisis. So, it's a very negative story. Let me know, guys. Comment down below if this is your story, okay? Pero, sa present situation nyo, mga kapisis, nakita natin dito na medyo nahimasmasan na kayo. Merong, ano, parang there is someone who helped you, na parang siya yung naging inspirasyon mo, siya yung naging handa na makinig sa inyo. For some of you, this may be a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, or maaaring may ganito sila sa natal chart nila. And for some of you, no, bumabalik na yung, ano, again, like I said, nahimasmasan na kayo. So, bumabalik na ulit sa katinuan yung pag-iisip nyo, mga kapiksi. Nakikita natin na you are also putting an end to your suffering, mga kapiksi. So, ibig sabihin, for some of you are healing, or you may be in the process of healing right now. Mas nagiging open na kayo, and mas, kumbaga, nagkaroon na ng acceptance dun sa inyong past circumstance, natanggap nyo na ganun, and then parang you are now healing, mga kapiksi. And again, no, there is someone or somebody na who is very, very willing to help you, mga kapiksi. And nandun ka sa stage right now na parang nagmumuni-muni ka, iniisip mo, you are planning, no? So nasa planning stage ka, mga kapiksi, na parang iniisip mo kung ano yung mga nasayang sa'yo, yung mga nawala sa'yo, and then kung ano yung mga next steps for you to take, no? Parang a-action ka na para mabago. Siguro it's either you want to change your life or start a new life. That's fine, mga kapiksi. Whatever you want, it's yours. Declare it, no? And you can definitely have it in your life, mga kapiksi. Okay? So, at least, ang maganda dito, ang bottom line, mga kapiksi, sa present mo is nag-heal ka na, and mas nagiging ma-okay na yung pakiramdam mo, andyan na yung recovery, mga kapiksi, okay? And hindi mo na nararamdaman na nag-iisa ka, kasi there is already someone beside you, okay? Always willing to support you, mga kapiksi, okay? And yung possible future na to, very smooth na yung energy mo, no? With this Six of Forces energy, parang sinasabi nito na babalik na ulit yung magandang daloy ng harmonious relationship, harmonious na relationship mo with people, with life, with yourself, with money, with job, with anything, mga kapiksi. So, yung relation mo with nature as well, with everything, mga kapiksi, nagiging ano na siya, abundant na, smooth sailing, very, very natural. Okay? So, congratulations, kasi maganda yung magiging kinabukasan mo. Alright, so let me know if that is your story, mga kapiksi. Tingnan pa natin yung additional message for air signs. So, bago tayo magpatuloy, guys, no, i-remind ko lang kayo again, no, yung ating exclusive membership program, open na sa ating YouTube channel. Papakita ko lang sa inyo, guys, no, kung paano mag-join if interested kayo sa mga gustong matuto mag-manifest, how you can manifest anything in your life, mga kapiksi. Punta lang kayo sa ating YouTube homepage, no, channel. Sa tabi ng subscribe button, ito yung subscribe, may makita kayong join dyan. So, i-click nyo lang yan. Depende sa version ng app nyo. So, sa akin, luma na. And then, ito na yung join button, may kita nyo. Tapos, ito yung mga perks. Nakasulat naman siya, mga kapiksi, pa ano yung mga perks kapag nag-member kayo. And then, ayan yung join button. I-click nyo lang yan. I-follow nyo yung instructions. Makaka-join na kayo, okay? So, magkita-kita tayo doon. Exclusive yung mga videos for members only. And yung mga subliminals for you guys, no, available na mga pampaswerte sa kabuhayan, para trabaho, negosyo, salati, and relationship, makakatulong yan sa inyo para mag-improve yung inyong kabuhayan. Yung mga sitwasyon nyo sa buhay. So, medyo mahirap i-shuffle to talaga kasi bilog. So, titingnan pa natin yung additional energies for you, mga mensahe, ano pang paparating for air signs.
Ito ay timeless mga ka-Pixie ha. Ibig sabihin, anytime na mapanood nyo, pwede siyang mag-resonate. Kung hindi siya nag-resonate right now, pwede nyo siyang balikan some other time kasi baka next time mag-resonate na siya. So, hahanapin natin yung air sign, which is King or Queen of Swords. So, sa reading natin mga ka-Pixie, palagi akong gumagamit ng signifiers. Alam nyo na yan sa mga matatagal na nating subscribers. So, eto guys, no, King of Swords bilang nagre-represent ng air signs. Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, eto yung mga paparating sa inyo mga ka-Pixie, no. Wow, blessings eto guys. May paparating na blessing sa inyo, diba? Sabi ko sa inyo, no. For some of you, kasi sa present situation nyo, you are planning eh. Nandun kayo sa planning stage. Tapos, in the near future, magiging very smooth yung daloy ng energy nyo in all aspects of life. And yung mga paparating sa inyo, paparating may mga bagong blessings na paparating sa inyo, mga ka-Pixie. And this will give you financial stability and security. Medyo pag-iisipan nyo pa to, medyo mag-hold back pa kayo, ganyan. Pero, I'm sensing na mananaig yung yung pagnanais nyo, no? Parang mananaig yung pagnanais nyo dito sa bagay na to. And eventually, it will give you financial luck, success, and abundance, mga ka-Pixie. So, blessings itong mga paparating pa sa inyo. Alright? So, congratulations, air signs. Let me know, guys, if nakaresonate kayo sa messages nyo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Para sa iba pang timeless reading, mga ka-Pixie, check nyo itong video na to. Baka nandito yung reading mo, energy mo, okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga ka-Pixie. Have a nice day. Bye-bye.